Stanford itong yuzong na to. Yung una is RRQ Hoshi yung kalaban nila. But of course, Carl TZ and Leo dito, magkaiba ng ano to, magkaiba ng mechanics yung mga jungles na hawak nila ngayon. Oo, iwang-iba. Kumbaga, ang advantage dito ni Leo yung ano niya yung taunt niya, pwedeng gamitin niya. Pero si Carl TZ kasi, sobrang dulas, hindi mo basta-basta matutaunt. Alam naman natin na pag tumatalon-talon ka lang with the Cloudwalker, talagang hindi mo basta-basta mauhuli at mas-zone. Kasi bigla-biglang sumusulpot doon sa mga big objectives. But Echo, ang ganda ng early game nila na talagang sila para mapag-secure ng Little Wonder dito. Sobrang napok nila dito si Maro na hindi na nga nakalapit pa. Mm-hmm. Ngayon, titingnan natin kung gigil ba itong si Carl TZ na makahawak ng assassin. Kasi for the longest time, parang nauso na yung mga tank junglers, di ba? Napilita na rin. Actually, yung mga junglers natin na sumabay doon sa meta. And ngayon, unti-unti nang bumabalik yung mga assassin. And for sure, inaabangan to ng mga fans natin sa Pinas, di ba? Oo, pag ikaw nag-a-assassin ka, kunwari mga Gushon, Ling, Lance, si Carl TZ talaga yung ilulook up. Kagad, no? And ngayon na nakikita natin magagamit siya ng Ling, ang laking ano to, no? Parang mapapag-goosebumps ka pa nga siguro eh. Kung talagang fan na fan ka ni Carl TZ. Pero ngayon, JP, giving info to his teammates, silip-silip lang. Alam niyang tatlo yung members sa baba. Pwedeng ang call ng Echo dito, Rush Turtle. Kasi magkakaroon pa dito ng konting travel time ang Occupied Thrones bago umabot doon. Tapos may harang pa. Andiyan si Daddy JP para sabihin na ay, papunta ayan na, patawid na. Mm-mm. Ngayon, umikot actually itong si Leo doon sa may buff niya. I doubt na mag-contest. Pero this time, half health na itong turtle na ito. JP ay nakamasid din. So, binabody-body niya. Minamama niya itong si Leo. And first turtle ng ating game ay nakuha ng Echo. Ganda ng ginagawa ni Daddy diba? JP. Nakikita mo yung ano niya eh, pagiging veterano niya sa laro. Mm-mm. Kahit na wala pa siyang play na explosive na nagagawa, yung pwestuhan niya, ayan o, oh, sakto-sakto, kakasabi lang natin, sipa na naman, pasa kagad, napa-flaker out na, pero may knockout dito, I am you coming in from Fury 77, meron siyang Way of the Dragon, so kailangan mag-ingat dito ng Echo din, kasi anytime, pwedeng gamitin ni Fury 77 yung advantage niya sa Valentina na pumasok sa likod at pumwesto, tapos sipa kagad. Kaso nga lang si Gado, mukhang napwestohan. Hindi na siya makakatakas dahil dito na nga first blood mula kay Benny QT. Ang ganda ng call doon. Malamang ang call ng Echo doon. Okay, nagamit na ni Gado yung flicker niya kanina. So pwede na nating puntahan kagad itong kanilang gold laner. And magandang pag-backup mula sa Echo. Almost 1K na kagad yung kanilang gold dito. At itutuloy ni Carl TZ yung kanyang nasimulan. Uy. Pero may pagsipang gagawin. Aray. Andun na rin si Sanji. Mamamatay si Carl. Uy. Versus 3. Pero andito si Sanford to the rescue. Petrify. And Leo magiging next target. Nandun din itong si Sanji for the follow-up. Andun na si Hawk. Land. Shaker. And itong si Hawk. Galit na ambas. Si Sanji dito. 1-for-1 yung naging exchange. Pero si Sanford, hindi pa sila tapos. Ha? Hawk versus Sanford. Dadamba pa itong dragon doon sa ating Filipino pride. Hindi nila kinakaya yung lakas niya, ano eh, no? Ni Sanford. Sanford. Kung makikita mo si Sanford, parang unwari, nakita mo sa personal, parang, uy, cute bata. Oo, bata. Diba? Pero pag naglaro in-game, halimaw. Grabe, no? Parang dadayo. Hindi, bata lang lalaro. Literal na mama maglaro eh. No? Kayang-kaya kayong mama. Nakita mo naman yun. Na-trade nga dun si Carl TZ. Pero may bawi naman agad na dalawa mula sa side ng Echo. So hindi agad malaki yung pila yun nun kahit na pick off nila yung jungler. Eh. Pero ang ganda ng pwesto ngayon ng Occupied Thrones. May flicker tapos hatak Divine Judgment. Kukunin natin si Benny QT pero buhay pa rin. Si JP dito to the rescue. Napwestohan niya at mukhang napaligtad pa ang sitwasyon. Imbes na yung Occupied Thrones ang maging lamang doon, eh mukhang makakakuha pa dito ng Echo, ng space. Nakuha na kayo ng kill, nakuha pa kayo ng pagong. Definitely a win for Echo. Bukod doon, tatlong death na ito or deaths mula dito kay Gado. Kailangan ng i-priority or kailangan ng bigyan pansin ng Occupied Thrones yung kanilang gold lane. Kasi yung first 5 minutes, very crucial yan sa mga gold laners at hindi na utilize, actually hindi na maximize.
ni Gado yung advantage dapat niya. Kasi nabanggit mo kanina, lamang siya in terms of the kits. May Nibiru siya, may Bennett's Rage siya. Ang dami niyang mga bala na pwedeng ibato dito. Pero this time, JP sisipa! JP with a beautiful way of the dragon. Nakapwesto kagad si Karl, may taunt pero mukhang hindi magiging sapat. Ayan na. Andyan na ang Tempest of Blades para makatakas mula doon sa mga bala. Si nakawalan. Kaso nga lang si Fury dito ang habulin. Napagandang Terrify para hindi na nga siya tuluyang mahabol pa. Pero si Maro, hindi siya takot. Pepwesto pa siya sa harap at mukhang hindi na nga itutuloy to ng Echo. Ang ganda nung kuha nila kay Leo. Pero alam mo na yung Occupied Thrones, palag-palag eh. Ang ganda ng mga desisyon na ginagawa nila as an answer doon sa Echo. Ang ganda na napansin mo na papalag kung papalag. Kasi kung pick-off lang ang pag-uusapan, nandyan si Maro. No, hindi pa tayo nakakita ng sobrang gandang mga Divine Judgment mula sa kanya. Pero tingnan mo naman yung pag-ipit ngayon ni JP Rito. 3-1, nagbibigay lang siya ng Vision. And the Bennett's Rage, nailatag na nga ni Gado. Alisan muna, pero kung titignan natin in terms of the items, itong kanilang gold laner, imagine, 2 core items na kagad kay Benny Cutie. Uy! And at the same time dito sa kabilang panig, magbabakbakan na naman. Kaso nga lang nahatak din si Benny Cutie, andito naman yung pagkakapwesto, nailatag na nga ang Bakal La Cruz, at mukhang naabutan lang si nila. Hope. Mukhang naabutan nga talaga, isang hit na lang! At nakuha pa nila yung Torres sa gitna. Echo, kuha na nga ng kill, kuha pa ng Torre, men, yung Occupied Thrones, tila ba talaga nagkakaroon sila dito ng struggle when it comes to the early game? Feeling ko sa ano eh, sa decision making eh, kasi again, dahil sa 0-3 itong si Gado, napipilita lang Occupied Thrones na ibigay lahat ng kanilang attention ngayon doon sa gold lane na dapat early stage pa lang ay ginawa na nila at ngayon makakabasag doon sa may top lane. And kung mapapansin natin yung hitmap, ngayon si JP dito ay sisipa na nga. Maro kanya naging target na gamit na yung flicker and doon na rin yung reward manipulation. Habang may ipit si Leo, habang itong mga members ngayon ng Occupied Thrones, gugusto sala sila pero makukuha na naman ng Echo yung turtle na yon. Daddy JP with a save, secure ng pagong. Mm-hmm. Hindi yung dalawang junglers ang nakakuha. Nag-attempt dito si Leo pero hindi siya nagtagumpay. Carl TZ naman dito tatalon na. Papasokin niya sa may bandang backline. Nakapwesto na dito yung mga members ng Echo. Secures the kill, secures the turret. Pa-isa-isa lang, literal na checklist. Meron lang sila ditong listahan na pinupuno pa-isa-isa at paunti-unti. Wow. Andiyan na si Sanford ngayon, nandun yung knock-up. And this time, makakakuha siya ng isa si Gado na naman for the fourth time, mamamaalam sa mga kamay ng Echo. Echo is a different beast. Kung titingnan natin maigi dito sa umpisa pa lang ng ating laban, 11-3 in our 7-minute mark, 6.9k gold lead. Men, sobrang laki nito. So yung Occupied Thrones, alam natin kung gaano kahirap to para sa kanila, kung paano nila babawiin. Mm-hmm. Nakita natin yung early game burrito na nakakuha sila ng kills. Hindi siya total na wala talagang bawi. Mm-hmm. Nakakabawi sila kahit papaano, pero laging may sagot yung Echo. Kung bibigyan nyo sila ng isang problema, ang balik sa'yo mga lima. Grabe naman. Hindi, pero literal, ha, ganun talaga yung nagiging playstyle ngayon ng Echo. Eh. No, ano yung magiging sagot? Sabi ko kanina, set up ni Maro. Ngayon, ang ginagawa nila, nagsasama-sama sila. Paano makakaset up yan? Isa mahuhuli niyan. And bago niya pa madala si Maro or yung hero na mahuhuli nila, andun na kagad yung knockout ni Sanford, andun na kagad yung sipa ni JP, and sobrang ganda kasi nung naging early game eh. Makikita mo na kung paano laruin ni JP ito. Lagi niyang chinecheck yung mga bush, lagi niyang binibigyan ng pagkakataon si Carl TC na magkaroon ng space na hindi basta-basta mahuli ng mga members ng Occupied Thrones. Andito na nga ang kanilang panimula. Mukhang magpo-push sila sa may bandang gitna. Occupied Thrones, nice defense. Mukhang hindi magtatagumpay ang Echo sa plano nila. Pero waiting game pa rin naman to para sa dalawang kupunan. Mm. Sobrang aga pa burrito. 9 minutes in, first floor pa lang naman. Ang laking advantage for Echo. Pero kayang pumake off dito eh. Si Maro nga talaga ang susi ng Occupied Thrones eh. Pag nakahatak siya dito ng maganda, mm-hmm, yung hero na talagang sobrang pahirap sa kanila, pwedeng si Benny Cutie, pwedeng si Sanji. Pag wala na yon, medyo makakahinga sila ng malalim tapos makapagbugaan. Dito na nga yung conceal play. Mukhang maghahanapan muna pero nakita sila ng JP. May sipa na kagad pero mukhang nagkamali yata si Daddy. Andito naman yung dragon. Papasok na siya. Andito na Sanji. Oh, Sanford with a kill on the backline. Wala na nga dito si Gado. Tapos pwede pa nilang kunin dito sa may bandang gitna. Beautiful execution coming in from Echo. Itutuloy nga yata nila to si Carl TC ngayon. Yung reward manipulation. 3 or 4 versus 1.
Babagsak yung kanilang jungler. Opportunity para sa Echo to. Nasimulan na kagad at kunin itong Lord. Wala yung retry holder sa kanilang panig. At tingnan mo naman si Sanford rito. Binabox out yung tatlong miyembro at nagbibigay ng vision mula sa Echo. And first Lord ng ating game ay mahahawakan ng kanilang panig. Hindi na nga binigyan pa ng Echo ng chance yung occupied thrones na makabawi dito sa sitwasyong ito. Kinuha nila yung Lord, pero hero talaga si JP. Hindi ayaan na makahinga. Kuha niya dito si Gado. May talon mula kay Carl TZ. Wala kang kawala. Hawk goes down. Even si Gado ay wala na. Mukhang si Leo naman dito nakapwesto na. Hindi tumama yung taunt. Tatlo ang matitira mula sa Occupied Thrones. May Lord na kasama ang Echo. This is a very challenging game burrito for Occupied Thrones. Sobrang hirap nito. Wala si Hawk for the next 13 seconds. And this time around, isasama nila yung unang Lord. Yeah, JP, tingnan mo naman kung gaano ka-confident si JP dito, ladies and gentlemen. Pumapasok sa base, sinisilip dun sa bintana. Asan ba dyan si Leo? Asan ba dyan si Maro? At ngayon, sisipa lang kami na way to Jackal. Nakadungaw, tapos nakapwesto lang din. Sakto rin yung pagdating dito ni Sanford. Knock-up sa dalawa. Follow-up mula doon kay Carl TZ. And that is a mega kill for Sanford. Mukhang may bagong prodigy na nakikita dito mula sa Echo. Basag ang dalawang inhibitor turrets. Mapapatumba rin si Fury 77. This might be it. Echo might end this game right here and right now. At yung Occupied Thrones ay hindi na pinahinga pa. Echo gets the